Dito.
umaga po sa inyo lahat. Mayroon ang comment si Mero. Dahil meron siyang importanteng kausap sa Manila tungkol sa isang project na gagawin din. Kasama pa rin kayo na masaya. Sama ang inyong mga apo. Sabi sa ating banal na kasulatan, ang pagpapakasal daw ng dalawang nag-iibigan ay katuparan ng kanilang mga pangako sa isa't isa upang magsama habang buhay. At sabi rin ni San Pablo, ang pagpapakasal daw ng dalawang nagmamahalan ay biyaya ng Panginoon para bumuo ng isang pamilya at magsama habang panahon na ang bilin ahalin ng babae ng kanyang mapapangasawa. Alagaan ito tulad ng iyong biyanan na nung ipanganak si Mark, lagi itong nakakulambo sa gabi at sa araw naman ay laging may nakabantay sinasalata ang kanyang likod baka siya matuya ng paros. Ganun ba din yung kanalakihan na mahalin mo Mark, si Marlene, alagaan ito tulad ng pag-aalaga ng iyong biyanan. Kung paano may alagaan ang nanay mo, ng mga magulang mo, gano'n din ang gawin mo kay Marlene. At doon naman sa mga magulang, kung ano man ang kapintasan ng inyong mga manugang, isang tabi ito, kundi mahalin ang napangasawa ng inyong anak, sapagkat hindi na makakaila na sila din ay magiging bahagi ng inyong pamilya. Na ibig sabihin, nung kung si Marlene ay tanghali na kumagising, huwag ipagkalat sa kapit bahay na, oh, maganda nga eh, kaya akong marunong. Ay kumagising naman ay tanghali na. Kahit man ay kamang muna, wala nang makikita sa usap. Eh si Mark naman ay ka, oh, eh, yun eh. Buti siya ay kayo, anak ko, ganun na. Ay yun eh, ka nga lang po, si Mark. Pagdating ay ka ng Sabado, hawak-hawak ay ka, Red Horse. Sama-sama ay mga pagkana. Gusto ko lang kayo pasaya. Ngayong dalawa ay magkakaroon ng responsable sa buhay yun eh. Kanya po, ano man ang naging pagkukulong nyo, sikapin nyo na ito ay makunang at baguhin nyo yung nakaugalian. At sa inyong pagkasama, dapat yung pag-iis ang pangunawa sa isa't isa. O pang kung dumating ang panahon na kayo may problema, ay gabing yung sentro ng inyong pagmamahal sa isa't isa ang Panginoon Diyos. Para kung meron man kayong problema na hindi nyo kayang solusyonan, so magitan ng taimtim na pagdasal, bibigyan kayo ng Panginoon ng solusyon. At kung sakali naman ay silang na ni Marvin yung anak, at ito ay mag-iisip na at nagsarasal kayo sa gabi. Grabe na yung bata, isama sa pagdansan, turuan siya magdansan. Upang maunawaan niya na tayo pala ay may kaumay kapag na lagi na patungay sa atin na handang tumulong sa panahon ng ating pangangailangan. At yung bata, lalaking mabuting kasikamo, nakatutuwaan niyo ng dalawa, patutuwaan ng inyong mga magulang, ng inyong mga kamag-anak at mga kaibigan. Sapagkat yung bata ay matututong sumagot ng po at opo. Hindi katulad ng mga bata ngayon, bihira-bihira ng madidinig sa bibig ng bata na marunong magsalita ang sagot ng po at opo o hindi po. Mga kutao, kayo ba yung nagtatrabahong dalawa? Ikaw, hindi ka din nagtatrabaho. Saan ka nagtatrabaho? Mag-apply ka sa SSOs. Para noon, ang ganyong hulog, annually, semi-annual, yung mag-aani, para kung dumating ang panahon na kayo ay may edad na, ikaw ay hindi na makatatrabaho sa buhay, siya na siya na mag-tetensin na. Minimum na hulog ngayon ay 400 a month. Sikapin nyo, para noon kung dumating ang panahon, na hindi na nga kayo makapagtatrabaho,
hindi kayo manghihingi ng tulong sa magulang ninyo, lalo na kung magaan yung mga bangka. Kasi merong educational benefit, pwede kang mangutang sa SSS ng education ng matrikula ng bata o pampagawa ng bahay. At kung ikaw ay mag-a-apply, kukunin mo ito, sasubmit mo ito doon sa SSS, isang kopya, bibigyan ka ng form ko, ang beneficiary yung itis mo. Ano? So, eh, yun lang naman ang maitutulong ko sa inyong dalawa. Na tuturuan kayo kung paano nyo maisasalba ang inyong buhay nang hindi kayo manghihingi ng tulong sa inyong mga magulang. Kasi hindi habang panahon buhay yung mga magulang natin. Kanya ko sinasabi sa inyo yan, kaya ako yung nag-pay attention din sa SSS. Kasi nagturo ako sa private school ng araw. At kung halimbawa, sa edad mo 60, matapos ka ng 10 years ka lang naman maghuhulog. Kalimbawa ka ng kanuman, kaya-kaya mong hulogan yun. Di pagkira ng 10 years, hindi ano. Pagdating mo ng edad ng 60, magpe-pension ka. Kung meron kayong anak na minority edad, yung bata na minority edad ay magpe-pension din ng 10% nung tatanggapin mo. Pagdadawan nga ang panahon, ipag-pension, halimbawa, nag-pension ko ng 5,000. At yung minimum na pension mo, 5,000. Pagdating ng December, 10,000. May bonus. Sisimulan ko na yung talaga, ano, seremonya na eh. Mark at Marlene, ang iyong kasal sa umagang ito ay isang panibagong yugto ng inyong buhay. Nahangarin ang pamahalang bayan ng Kapyaw, ng punong bayan ng Kapyaw, nakagalang-galang ang Remy Bustamante Rivera at kami mga kawanit sa pamahalang ito na mapuno ng pag-asa, presa, pagmamahalan, mga pangarap at layunin para bumuti ang inyong buhay bilang isang pamilya. Kaya narito ngayon ang inyong mga magulang, mga kamag-anak, ninong at ninang, mga kaibigan, upang saksihan ang inyong paglalakbay ng maging isa bilang mag-asawa. Nawa ang inyong kasal sa umagang ito ay lumikha ng isang ligtas na kandungan para sa inyong maging buhay mag-asawa. Palagi niyong panalangin sa inyong mga puso at kaisipan ang kaunawa at bigyan ng oras ang isa't isa upang kung ano man ang suliranin na masumpungan niyo sa araw-araw ay magkaroon ng kalutasan bago sumapit ang susunod na araw. At hangad namin na sana pagdaan ng mga araw at buwan mas lumalim pa at tumamis ang pagmamahal niyo sa isa't isa. Pwede ba kayong tumalim ng dalawa na? Pwede ba ba muna ang mga nag-inig? Maghalang ang parang yung kamay niyo. Sa kanya ako mo. Maghalang ang mga ayan, halang ang mga nag-inig. Ayan, ganyan. Sasagot ka lang naman, Mark, na oo. Huwag nga sasagot na hindi. Kaganda ng misis mo. Eh, makahuli ka ng polis. Mark, dinatanong mo si Marlene bilang iyong asawa at mga kasama sa buhay. Ipinangako ba na matili sa tabi ni Marlene ng magpangalan mo? Iibigin at susuportan siya sa kanyang mga layunin at mga pangarap. Ipinangako mo rin ba na siya yung sasamahan, pakinggan at aalagaan sa panunod at sa ayon ng karamdaman? Bilang kanyang magiging legal asawa sa umagang ito, nag-iibig at pinakamatalik na kaibigan, pinangangako ba, Mark, na ang kaligayahan ni Marlene ay iyong kaligayahan at ang kanyang kalungkutan ay iyo rin? Tinatanong ba si Marlene bilang iyong legal na asawa at nakasama magpakailanman? Ganun, Marlene, ganun din. Sasagot ka lang na oo at hindi. Marlene, tinatanong ba si Mark bilang iyong asawa at nakasama sa buhay? Pinangangako mo rin ba na manatili sa kanyang tabi magpakailanman? Iibigin at susuportahan si Mark sa kanyang mga layunin at mga pangarap. Pinangangako mo rin ba na sa iyong sasamahan, aalagaan, pakinggan at aalagaan bilang sa panahon na sa iyong karamdaman?
bilang kanyang magiging legal na asawa sa umagang ito, mag-ibig at pinakamatalik na kaibigan, ipinangako pa na ang kaligayahan ni Mark ay iyong kaligayahan at ang kanyang kalungkutan ay iyong kaligayahan. Tinatang mo ba si Mark bilang iyong asawa at nakasama at pakailan mo? Mark, susunod ka sa akin, ano? Huwag na sabihin ko, sasabihin sa kanya. Marilyn, tinitipang kita. Bilang aking may bahay, kasama sa buhay, sa hirap at dinhawa, sa dusa at ligaya. Ikaw lamang ang aking iibigin, at itatanging karuntong na aking buhay, ayon at pagpakailanman. Sa karamdaman at kalusugan, sa karayaan at kahirapan, sa kabutihan at tagipitan. Ikaw ay aking mamahalin at aalagaan. Hanggang tayo'y paghiwalayin ng kamatayan. Mark, nitipang kita bilang aking asawa, kasama sa buhay, sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya. Ikaw lamang ang aking iibigin at itatanging karugtong ng aking buhay ngayon at magpakailanman. Sa karamdaman at kalusugan, sa karariyan at kahirapan, sa kabutihan at tagipitan, ikaw ay aking mamahalin at talaga. Hanggang tayo'y paghiwalayin ng kamatayan. O, ilabas nyo na lang kayo mga sinsing. Dadaan tayo sa pangatong bahagi. Magtigisan na kayo ng sinsing. Kung wala naman, gagawa ko kayo ng sinsing. Hindi tao na sa aking kamitigin. At ngayon, itibayin niyo ang inyong pangako at ibig sa isa't isa sa pamagitan ng sensei na inyong ibibigay at nandahan ng inyong pagmamahal sa isa't isa na sana ayan namin hanggang sa pumuti na ang inyong mga buo at magkaroon ng inyong maraming apo makita namin kayo na nag-aaral sa rasalo na hawak makahawak kamay at maligaya. O, Mark, hawakan mo yung kanyang kamay sa akong susot. Marlin, ang sising na ito ay binibigay at sinusot sa iyo sa gisag at pangako ng pag-ibig at katapatan ko sa iyo. Sa pamagitan ng sising na ito, ako ay nakikipag-sandibdib sa iyo. Sige mo na na. Sige mo na. Siguro doon mo na nakakasya. Baka may pagbibigyan ka iba. Nakakasya ka niya na. Kala ko, may nilalarong sa iba yan. Ganun ba? Nagawa ka ng ilang niya. Mark, ang sensing na ito ay binibigay at sinusot sa iyo. Sa gisa at pangako ng pag-ibig at katapatan ko sa iyo. Sa pamagitan ng sensing na ito, ako ay nakikipag-isang dibdib sa iyo. Sunod mo natin. Dada ko na tayo sa panghuli, pang-apat na bahagi. Makinig kayo, tingin. Huwag mo makinig dalawa sa akin. Ito na ang huling bahagi. Papapahayag at uwan ng halik, Mark at Marlin, sa kapangyarihan na ipinagkaloob ng batas sa ating butihing mayor at sa inyong ninong, ang kagalang-galang na Ramil Bustamante Rivera ay pinagtitibay at niyahayag na kayo bilang mag-asawa. At bilang bagong kasal at bagong mag-asawa, Mark, harapin mo uli ang iyong magandang misis at gawaran siya ng tunay na halik. Tandaan na. Okay. Papi mong gano. Kunyari ito ang mga. Ayan na. Ayaw!
Buhay ang bagong kasal. So, ayun na po. Tapos na ang seremonya ng kasal. Mabuhay ang bagong kasal. Congrats, Mr. and Mrs. Queiroz. Shoutout din kay Ninong. Yeah, congrats. Thank you po, thank you. Sana po wag na rin muna umulan. Ilang araw na po tayong inuulan dito sa no? Cool. Thank you. Baka rin yung dalo nung dito pabila. Ikaw may ang diretso kaya paging balik. Awa, awa, sige. Pasis ko kayo naman. Oh. Ito. Mabuhay ang bagong kasal. Sige. Pasok pa na. Madam. Pasok na. Pasok na. Pasok na. Pasok na. Pasok na. Pasok na.